Good morning po mga mom at sir. Welcome po sa ating channel, Pangit Squared TV. So, in today's video po, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga dapat tandaan o dapat i-consider bago po kumuha ng second hand na sasakyan. At bago po tayo magsimula, gusto ko po munang mag-shoutout kay Angelo Confessor. Salamat sa support mo, brother. At yun nga po, sa pagkuha po ng second hand, meron po akong limang kinoconsider. At unang-una po dito is yung history niya. Alamin po natin yung edad ng sasakyan, ilang owner na po ba ito. Tapos, huwag po kayong magpapabulag dun sa appearance ng sasakyan kasi yung labas, madali pong paganda yan, pakinisin. Pero yung edad ng sasakyan, dapat alam po natin. Yung sasakyan, pag nagka-edad po ito ng 5 pataas, dito po nagsisimula na po yung mga may mga sira siya o yung mga dapat ipagawa. Kaya dapat alamin natin, bago tayo kumuha ng sasakyan, tanong natin kung may mga naipagawa na ba, ano na po ba yung mga napalitan. At syempre, kasama po sa pagkuha ng second hand ay yung mga kaakibat po nito na pwede may mga paliti na. At number 2 naman po, tignan po natin kung saan lugar po ba galing yung sasakyan na yun. Alamin natin kung galing ba siya sa mga bahaing lugar. Ayun, alam nyo naman po sa Pilipinas, talagang minsan may mga lugar na bahain. Kailangan alamin po natin ito. Yung isa po sa mga paraan para malaman na galing sa bato ay sa headlight. May makikita po kayong mga guwet doon minsan. Kung napalitan naman to ng may-ari, isa sa minsan na namimiss nilang ayusin bago ibenta, yung sa seatbelt. Kilahin niyo po yung seatbelt doon palabas hanggang makita niyo po yung kaloob-looban. Doon minsan hindi nila nalilinis yun. Makikita niyo kung may mga putik. At isa pa po na madalas tinitignan yung mga wiring. Minsan, kaya lang sa mga mekaniko na po ito kasi may pagka syempre walang alam sa sasakyan, hindi naman na kayang bulat-latin lahat ng mga wiring. Pero isa sa paraan na malalaman na galing sa bahaan yun is yung wiring niya, may mga putik-putik. Number 3 naman po na dapat nating consider is yung brand po ng sasakyan. Siyempre, katulad ng sabi ko kanina, pag ang sasakyan medyo omitted na, may mga piyasa po dito na bumibigay na at kailangan palitan. Alamin po natin kung available ba yung parts nito kasi pag nakakuha tayo ng sasakyan na medyo mahirap kumuha ng parts, sigurado sasakit po yung ulo natin. Mapapamahal na tayo at saka yun nga, mahiratan pa tayong kumuha kung saan-saan na piyasa. Number 4 naman po na dapat natin i-consider at i-check yung legitimacy po na ito. Check po natin kung legit yung mga papel na ito. Pwede din natin i-check sa LTO kung meron itong mga apprehension o alarm. Sa LTO, pwede po natin i-check ito. Ang itatype lang po natin is yung LTO, space vehicle, tapos yung plate number. Tapos i-send po natin sa 2600. Doon pa lang makikita na po natin kung may alarm o apprehension po yung sasakyan na kukunin natin. Mahirap naman po na makakuha tayo ng sasakyan na illegal pala o galing sa nakaw. Ako po, malaking sakit sa ulo yun. Malaking problema para sa atin. At number 5 naman po na dapat i-consider
magsama po tayo ng trusted mechanic nyo. Kasi hindi naman po lahat na nakakaintindi sa makina. Kaya maganda yan. Kung may kakilala kayo na mekaniko, magsama po kayo para sigurado kayo. At sa mga mekaniko, malalaman kasi kaagad nila kung may problema sa tanod pa lang ng makina o din sa kung may kakaibang usok na lumalabas. Doon pa lang po, malalaman na kung may problema yung sasakyan na kukunin nyo. Kaya maganda, magsama kayo ng trusted mechanic nyo para hindi po kayo magkamali sa pagkuha ng sasakyan. Kinonsider ko rin po kasi dati na kumuha ng second hand. Kasi since mekaniko naman ako, pwede ko naman siyang ayos-ayosin para dumino yung andar kung sakaling makakuha ng medyo may mga paliti ng pesa. Ang inisip ko lang po is yung asawa ko since laging wala ako sa Pilipinas, kaya yan yung frangin na din yung kinuha ko para walang sakit ng ulo si Mrs. At yan na nga po yung mga limang bagay na dapat tandaan o mga 5 things to consider bago kumuha po ng second hand na sasakyan. Sa mga new driver o yung mga gustong magkaroon ng sasakyan, sana po may natutunan kayo at like and subscribe na po kayo para mapalaki pa natin itong channel. Yun lang po mga mamater, maraming salamat po sa pananood and God bless po sa ating lahat. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. And I'm staying strong. Need to move on to be.